sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan. Ialay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, yeah. Makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makataho ng bawat isa. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makakira na patas pagisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, mata sa kanya lahat ng katangian, ng maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, ng maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Thank you.
work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, pray for us. That we may forgive from our hearts those who have wronged us. Loving Mother, pray for us. That we may see the evil of seeking our own interests at expense of others. Loving Mother, pray for us. That we may work for the just distributions of these world's souls. Loving Mother, pray for us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, pray for us. That we may accept our responsibility in a community in the spirit of genuine service. Serve him in others. By this humble act of consecration, dear Mother of Perpetual Help, we pledge to model our lives on you, the perfect Christian, so that consecrated to you in life and in death, we may belong to your divine Son for all eternity. Thank you.
thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and renew our lives. Through you, we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. We will learn to use them well, so that through them, we may grow in love for him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of his love, to save us and all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual health. May the countless favors we have received through her intercession, and especially to the novena, inspire us with greater confidence in God's loving mercy. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in his love. To the Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Briefly pause to remember the sick people to pray for. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayer for the sick. Grant that they who are weighed down with pain and other afflictions of illness may experience God's healing power and comfort. Restore them to health in body and soul, so that they can continue to serve you and their brothers and sisters. Amen. Good morning, brothers and sisters. We are gathered here today in this historic church because our beloved bishops have seen already the pandemic of lies brought about by the virus of falsehood and the malicious distortion of truth. Faithful to their mission of providing moral and spiritual guidance by proclaiming the truth from our faith, they admit that this moral crisis poisons our collective consciousness and destroys the moral foundation of our institutions. Truth and the common good are now at stake. They caution us. We gather here also because our beloved bishops have spoken now. Given what they see around, they challenge us who are caught in the midst of the same moral crisis to see, judge, and act for ourselves as shepherds and pastors of God's flock together with them. So we are here, trusting fully in the spirit of wisdom and by way of reason and faith, of dialogue and discernment, of prayer and action. We may seek the truth to avoid evil and to do what is right before our compassionate Father and his beloved people. Now please rise as we start our liturgical celebration and prayer for divine assistance in our common quest for moral choice.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. My dear brothers and sisters in Christ, we thank God for bringing us together as one community of faith, as one church, to be renewed by His Word, by the body and blood of Christ, and by the Spirit poured into our hearts. In the Gospel today, Jesus promises to free us from slavery to sin if we are faithful to His Word. He offers us a great faith, a great gift, the grace of conversion. Part of the work of conversion is giving up our attachment to the things of this world. This is the invitation of Lent, conversion and reconciliation with God. Similarly, the transformation of the way we do politics requires a change of heart, attitude, and priorities. As we gather to celebrate the Eucharist, we pray for the grace of true conversion. May our discipleship of Jesus, the Word made flesh, serve as our guide and light in making decisions and actions. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Enlighten, O God of compassion, the hearts of your children, sanctified by penance, and in your kindness, grant those you steer to a sense of devotion, a gracious hearing when they cry out to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, Sadrak, Mesak, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto
sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tiningnan ko lang kung ang Diyos ay makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, "Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos, ang aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo." Namula si Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nebuchadnezzar. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malwalhating pangalan. Marapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan, lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.
purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanman di kami naaalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyong ako'y patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." "Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi
sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsiupo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tumawag sa atin upang magkatipon para sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia sa pamumuno ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, mga kapatid na obispo, mga pari relihiyoso, at mga laikong lingkod. Sa araw na ito'y nagkatipon tayo para sa tinawag nating Solidarity Mass for the Moral Choice upang magkaisa tayo ng puso't diwa bilang mga pari, relihiyoso at mga laikong lingkod tungkol sa ating papel na dapat gampanan sa konteksto ng nalalapit na halalan na magaganap sa Mayo 2022. Alam kasi natin bilang mga servant leaders ng simbahan na napakalaki ng pananagutan natin sa Diyos na magabayan ng ating mga mananampalataya sa pagpili ng kandidatong iboboto sa darating na eleksyon alang-alang sa kinabukasan ng ating bansa. Aminin natin, lalo na ng kaparian at relihiyoso, matagal na nating hindi nagagampanang mabuti ang responsibilidad nating ito. Kaya tuloy, napaka-negatibo hanggang ngayon ng attitude ng maraming mga kababayan natin tungkol sa politika. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit ang typical na reaksyon ng marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay ganito. Bakit ba tayo makikialam sa politika? Ano bang kinalaman ng politika sa pananampalataya? Ang simpleng sagot ay malaki. Kung walang liwanag na maibigay ang pananampalataya sa ating desisyon na may kinalaman sa politika, baka talagang nagkulang tayo sa ating tungkulin. Sa totoo lang, di hamak na mas madali ang sabihin na lang kung sino ang iboboto kesa kung paano bumoto ang isang Kristiyano. After all, mga citizens din naman tayo ng ating bansa. At may karapatan tayo ayon sa konstitusyon na makilahok sa buhay pampolitika ng ating bansa. Pero ginagawa natin ang mas mahirap na proseso ng paggabay sa pamamagitan ng ating circles of discernment at consensus building dahil iginagalang natin ang konsensya ng bawat tao. Dahil bilang mga leader sa aspetong moral at espiritual, alam nating ang pangunahing tungkulin natin ay ang magabayan ng ating mga kababayan sa pakikinig sa bulong ng Diyos
kung paano dapat bumoto ang isang alagad ni Kristo. Naging mas matindi ang tungkulin nating ito sa kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, lalo na ngayong ang naging pangunahing usapin sa larangan ng politika ay may kinalaman sa espiritual at moral, ang issue ng katotohanan at kasinungalingan. Mga kapatid, hindi natin dapat ituring na kalaban ng ninuman sa mga kababayan natin, pati na ang hindi sumasang-ayon sa atin. Alam nyo, natutuwa akong marinig ang mga tinig ng tulad ng hindi namin kayo kalaban, kasama kayo sa aming pinaglalaban. Ito ang tamang attitude ng isang Kristiyano, dahil wala naman talaga tayong ibang kaaway dito sa mundo, kundi ang prinsipe ng kasinungalingan, si Satanas. Siya lang ang itinuro sa atin ng simbahan na dapat nating itakwil mula pa sa pagkabinyag natin. Sa panahong ito, ang dating ng salita ng Diyos ay parang kalamansi sa sugat. Naalala ko kaninang madaling araw sa aking pagdarasal, ang pamagat na ito ng isang album ng koleksyon ng mga kanta ni Heber Bartolome. Kalamansi sa sugat. Ang pinaghugutan niya ng inspirasyon ay ang kwentong narinig na nating lahat nung tayo'y mga bata pa, ang alamat ng Ibong Adarna. Kalamansi sa sugat. Wow! Ang hapdi yata noon. Pero ayon sa kwento ng Ibong Adarna, ito ang payo ng isang pulubing pinakain ng bunso sa tatlong magkakapatid na nag-attempt na hulihin ang Ibong Adarna sa kagubatan, alang-alang sa ama niyang hari na may sakit. Nadaanan daw nilang tatlo ang taong nagugutom sa may tabing daan. Pero bukod tanging ang bunso lamang ang huminto upang pagmalasakitan ang pulubi. Kaya daw, sa kanya'y pinagkatiwala ng pulubi na isa palang engkantada ang sikreto. Kung ibig daw niyang mahuli ang mahiwagang ibon upang mapagaling ang kanilang amang hari mula sa kanyang malubhang karamdaman, kailangan ng kalamansi sa sugat. Ganitong bilin ng matandang pulubi. Kapag nagsimula ng umawit ang Ibong Adarna, aantukin ka na. Kailangan labanan mo ang antok. Manatili kang gising. Kung hindi, makakatulog ka. At kapag dumapo ang ibon sa iyo at mapatakan ng ipot ang ulo mo, magiging bato ka na katulad ng dalawang kapatid mong nauna sa iyo. Sa sandaling iyon, sugatan mo ang balat mo at duruan mo ng kalamansi para manatili kang gising. Batahin mo ang hapdi. Yan lang ang paraan kung ibig mong mahuli ang Ibong Adarna. Ang paghahangad sa katotohanan para sa ating mga Pilipino ay katulad ng pakikinig sa awit ng Ibong Adarna. Kung ibig nating awitan nito ang ating bayan upang mapagaling ito sa kanyang sakit, kailangang manatiling gising. Ang katotohanan kasi, kung minsay mahapdi ang dating, ngunit ito'y panlaban sa mga awit na nakabubulag at nakapagpapatulog sa atin hanggang sa tayo'y maging mistulang mga bato. Noong seminarista pa ako, may natutuhan akong isang kantang Cebuano
sa isang kaklasikong taga-bukid nun, ang pamagat ng kanta ay buta. Sa Tagalog, bulag. Ganito ang sinasabi sa Cebuano. Pagkadaghan sa mga nahigmata, nga nangandoy pang matulog, kay mas tamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Ang saksi sa kamatuuran, mupiyong lang kasagaran, ug magantos lang nga pasipad-an ang luha ug kaangayan. At ang sabi ng refrain, buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang hayag sa atong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Ngayon, tagalugin natin. Napakarami daw ng mga taong dilat, ngunit tulog, dahil mas masarap daw ang managinip ng mga bagay na hindi totoo. Ang mga saksi sa katotohanan, kadalas ay pumipikit lamang at pilit na binabata ang pagyurak sa pag-ibig at katarungan. At sabi ng refrain, bulag tayo sa malasakit, bulag tayo sa luha. Walang silbi ang liwanag sa ating mga mata kung sa ating puso manatili tayong mga bulag. Sa aming unang inilabas na sulat pastoral, bilang inyong mga lingkod na obispo sa Pilipinas, tungkol sa halalan na pinamagatang ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo, doon nasabi namin, magkakambal ang katotohanan at ang kalayaan kapag pinaglalaruan ang katotohanan, pinaglalaruan din ang kalayaan. Maaari tayong bulagin ng kasinungalingan at panlilinlang. Maaari nitong patulugin ang konsensya at patigasin tayong parang mga bato. Sa misang ito, ang narinig nating mga pagbasa ay parehong tungkol sa katotohanan. Sa unang pagbasa, hinamon daw ng hari ng Babiloniang ang tatlong kabataan, sina Sadrak, Mesak at Abednego. Totoo ba? Sabi ng hari. Totoo ba na kayo'y sumusuway sa utos ko? Na kayo'y sumamba sa estatwang ginto na tinayo ko upang sambahin ninyo at ng buong bayan sa Babilonya bilang Diyos? Sumagot ang tatlong kabataan. Ang sabi nila, opo, mahal na hari. Yan po ang katotohanan. Inamin nila ang katotohanan. Kahit alam nilang ikapagdurusa nila ang totoo, kahit alam nilang itatapon sila sa loob ng nagbabagang pugon, pinanindigan nila ito. Kaya lumakad sila sa loob ng pugon. Ngunit hindi sila lumakad ng nag-iisa. May pang-apat na kalakbay. At hindi sila nasunog sa apoy. Sa Ebanghelyo naman na narinig natin, ayon kay San Juan, sa kabila ng lahat ng paninirang ipinalalaganap laban kay Jesus, ay mayroon pa ring mga taong naniwala sa Kanya. At ito ang sinabi ng Panginoon sa mga sumusunod pa rin sa Kanya. Kung mananatili kayo sa aking salita, kayo'y tunay na magiging alagad ko. Mamumulat kayo sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Aba, apat na linya pala ito. E bakit ba yung pang-apat lang ang madalas nating tinatandaan? The truth will set you free.
ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Totoo ba yon? Depende. Paano tayo palalayain ang katotohanan kung hindi natin ito paninindigan? Paano natin paninindigan ang katotohanan kung hindi natin ito aalamin? Paano natin aalamin ito kung hindi tayo mananatili sa kanyang salita bilang kanyang mga alagad? Siya na ating tinuturing na landas katotohanan at buhay. Sa panahon natin ngayon, madalas din nating marinig ang tanong na tinanong ni Pilato kay Jesus. Ano ba ang katotohanan? Ayon kay San Juan, interesado talaga si Pilato sa katotohanan. Nag-imbestiga rin naman siya. Kaya nalaman niya na walang katotohanan ng mga paratang laban kay Jesus. Ngunit, dahil sa takot na matawag siyang taksil sa interes ng emperador ng Roma, dahil sa takot na maalis siya sa kapangyarihan, anong ginawa niya? Nanindigan ba siya sa katotohanan na kanyang natagpuan? Hindi. Pinili niyang maging neutral. Dahil hindi niya kayang panindigan ang katotohanan. Alam din ni Pilato na ang sumisigaw na ipako si Jesus ay mga bayaran. Wala silang pinagkaiba sa mga trolls sa social media sa panahon natin ngayon na napakahusay kumontrol ng opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kasinungalingan bilang katotohanan. Mga kapatid, uulitin ba natin ang pagpapako kay Kristo sa krus sa darating na eleksyon? Tama ang sabi ng propagandistang si Goebbels, propagandista ni Hitler. Ang sabi niya, ang kasinungalingan kapag inulit mong minsan, kasinungalingan pa rin yan. Ngunit ulitin mo ng 1,000 beses, ito'y nagiging katotohanan. Ito'y mas lalong napatunayan sa tindi ng impluwensya ngayon ng social media, lalo na sa panahon ng pandemya. Ang teknolohiya na dapat sanay para sa impormasyon ay gamit na gamit ngayon ng husto para sa disinformation, para sa panlilinlang. May nabasa akong isang Facebook post na ganito ang sinasabi. Pinili daw ng marami si Barabas. Tumawag ng eleksyon si Poncio Pilato dahil nga naghugas kamay siya. Pili kayo sa 2 kandidato. Si Jesus ng Nazaret o si Barabas. Sinong pinili? Edi si Barabas. Pinili daw nila si Barabas, hindi dahil siya ang mahal nila, kundi dahil galit sila sa katotohanan. Minsan ang galit at hinanakit ay pwedeng magsilbing parang piring na tumatakip sa ating mga mata at sa ating konsensya. Sa 2nd sulat na inilabas ng CBCP tungkol sa halalan, nasabi rin namin, mga kapatid, makilahok at magpahayag tayo sa paraang makatarungan at mapayapa. Labanan naman natin ang pagsasawalang bahala. Magmalasakit tayo, lalo na sa kapakanan ng kapwa at ng bayan. Baka kasi meron sa atin na matagal ng mga miron lamang, nanonood lamang at hindi gagalaw hanggat hindi sila naaapektuhan, naghihintay lamang kung anong kahihinatnan ng halalan. Umaasa lang sa mga survey. Iboboto daw yung popular.
iboboto daw yung winnable. Nasaan ang malasakit sa ganyang attitude? Mag-ambag po tayo sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga tungkulin. Hindi natin may tataguyod ang kinabukasan na hindi tayo kasali. Huwag nating iasa ito sa iba. Kailangan kasangkot tayo, kabahagi tayo. Baguhin natin kahit ho unti-unti lamang ang ating kulturang pampolitika. Kung mananatiling mababa ang pagtingin at pagkilos natin sa politika, hindi pag-unlad ang ibubunga nito. Huwag sana nating isugal ang kinabukasan ng ating bansa. Kung minsan kasi, kapag mahapdi o masakit nang dating ng katotohanan na parang kalamansi sa sugat, parang ayaw na nating tumingin o makinig. Minsan, pinipili talaga nating magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. Minsan, ikakatuwiran din natin, ba't ba ako makikialam pa sa buhay ng may buhay? Baka tawagin pa akong pakialamero. Yun pala, magkakabit-kabit tayong lahat. Ang pagkapahamak nila ay pagkapahamak nating lahat. Sabi nga ni San Pablo, ang sambayanan ng mga alagad ay katawan ni Kristo. At sabi ng kulturang Pilipino, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Sa konteksto ng ating pakikilakbay sa landas ni Kristo, mga kapatid, huwag tayong matakot na lumakad sa apoy ng katotohanan. Narito ang summary ng ibig sabihin ng moral choice sa darating na eleksyon. Una, bilang mabuting Kristiyano, pananagutan natin sa Diyos ang bumoto ng tama at naaayon sa konsensya. Pangalawa, upang mangyari ito, kailangan magbukas ng isip para makinig, magsiyasat sa tama at totoo, magsikap kumilatis sa dapat at hindi dapat paniwalaan sa nakukuhang impormasyon sa social media. Pangatlo, tayo ay boboto para sa mga kandidatong magpapanatili at magpapatatag sa demokrasya, susunod sa batas, gagalang sa dangal at karapatan ng tao. Pang-apat, tayo ay boboto para sa kandidatong magtatanggol sa mga teritoryo ng ating bansa, lalo na sa West Philippine Sea, sa isang matapang ngunit mapayapang paraan. Panlima, tayo'y boboto para sa kandidatong magtutuwid sa kultura at kalakaran ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Pang-anim, tayo'y boboto para sa kandidatong may tunay na paggalang at malasakit sa mga kababaihan. Pampito, tayo'y boboto para sa kandidatong magpapalakas sa diwa ng partisipasyon ng mga mamamayan sa pamahalaan. Pangwalo, tayo'y boboto para sa mga magtataguyod sa usaping pangkapayapaan sa paggitan ng gobyerno at mga rebelding grupo. Pangsiyam, tayo'y boboto para sa mga kandidatong may tunay na determinasyon na itigil ng illegal gambling, illegal drug trade, illegal logging, illegal mining at iba pang mga industriya na nakasisira sa kalikasan, sa kultura at mabuting pagpapahalaga ng mga Pilipino. Pangsampo, tayo'y boboto para sa mga kandidatong may integridad, tumututuo, may isang salita, magtataguyod sa mabubuting programa ng mga nakaraang administrasyon at marunong pumili ng mahuhusay at matuwid na makakatrabaho sa gobyerno. Panglabing isa, tayo ay boboto para sa mga kandidatong magbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na mangarap at maghangad na matupad ang mga pangarap para sa sarili
para sa pamilya at para sa bayan. Panglabindalawa, tayo'y boboto para sa mga kandidatong marunong makinig sa tinig ng taong bayan, lalong-lalo na ng maliliit. Handang tumanggap ng pagkakamali, may kakayahang magsakripisyo, may paggalang sa kalayaan ng tao sa usaping pangrelihiyon at pananampalataya. Panlabing tatlo, tayo ay boboto para sa pinunong may pagmamalaki sa international community. Pinunong simple ngunit matalino. Pinunong disente at buo ang loob na manindigan sa tama at totoo. Panglabing apat, tayo ay boboto sa magpapatuloy sa tunay na diwa ng EDSA People Power. Tayo'y boboto para sa hindi magpapadikta sa mga dayuhan, hindi magpapadikta sa mga sendero at malalaking negosyante, at magtataguyod sa kapakanan ng lahat, lalong-lalo na ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sa huling suma, tayo'y boboto para sa kandidatong tunay na makadiyos, makatao, makabayan, makakalikasan, at makabuhay. Mga kapatid, sa sandaling ito, tumahimik po tayo upang marinig natin ang pangalang ibinubulong ng Diyos sa ating konsensya. Father, all loving and compassionate, look upon us with your abounding care and grant us the grace to do your will in our life and mission. Let our response be, loving Father, hear our prayer. Loving Father, hear our prayer. For enlightenment and courage of our leaders, so that they may continue even more to work for the universal peace, to promote the common good, and to uphold the truth, let us pray to the Lord. Loving Father, hear our prayer. For clean, honest, and peaceful elections, so that the will of the people may be respected and the exercise of their human rights be safeguarded. Let us pray to the Lord. Loving Father, hear our prayer. For guidance and direction of our clergy and faithful, so that our local church may benefit from the path towards synodality in communion, participation, mission, let us pray to the Lord. Loving Father, hear our prayer. For understanding and generosity to those who have more in this world, so that the dispossessed and the marginalized may regain their dignity as human beings created equally in the image of our Creator, let us pray to the Lord. Loving Father, hear our prayer. For mercy and forgiveness of sins to our beloved dead, so that they may now rest eternally with the saints in heaven,
Let us pray to the Lord. Loving Father, hear our prayer. Father, submitting ourselves to your providence and love, we ask this through Christ our Lord. Amen. Brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and the glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Receive back, O Lord, the sacrificial offerings which you have given to be offered to the honor of your name, and grant that they may become remedies for our healing, through Christ our Lord. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just.
It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord Holy Father, Almighty and Eternal God. For through the saving passion of your Son, the whole world has received a heart to confess the infinite power of your majesty, since by the wondrous power of the cross, your judgment on the world is now revealed and the authority of Christ crucified. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks as in exaltation we acclaim. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, O Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jesse, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life
and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you all. Yes.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen.
Please stand. Let us pray. May the mysteries we have received, O Lord, bring us heavenly medicine, that they may purge all evil from our heart and strengthen us with eternal protection through Christ our Lord. Amen. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. For every petition, let us pray together, deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. That genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray, all, Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Magsiupo po muna ng ilang sandali. Pagpupuri at pasasalamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay upang ang aming pahikilahok at pagboto ay nakabatay sa iyong katotohanan at pagmamahal. Mula po sa Clergy for Moral Choice or Moral Vote at sa Baclaran Church Redemptorist Community, taus-puso pong pasasalamat para sa ating tagapanguna sa misa pong ito, si Jose Cardinal Advincula. Marami pong salamat. Ganun din po sa makahulugan at makabuluhang pagbabahagi mula kay Bishop Pablo Virgilio David. Salamat po. Salamat din po sa mga maraming obispo na nandito, lalong-lalo na po kay Bishop Jesse Mercado, ang obispo po ng Paranaque. Salamat po, Bishop Chodoro Bacani. Bishop Antonio Tobias. Bishop Deogracias Inigas. Salamat din po, Bishop Honesto Angchoco. Bishop Buenaventura Famadico. Bishop Milo Vergara.
Archbishop Noli Buko, Bishop Colin Bagaforo, Bishop Robert Gaa, and Bishop Reynaldo Evangelista. Salamat po sa lahat ng mga obispo at mga kaparian po, deacons, mga relihiyoso, relihiyosa, consecrated persons na nakibahagi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nagnanais ng isang kinabukasang marangal para sa ating bayan. Patuloy po ang ating radikal na pagmamahal kay Jesus Kristo at sa ating bayan. Marami pong salamat. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng clergy religious of Metropolitan Province of Manila na nag-organisa, inihiling po namin sa ating mga obispo sa pangunan ng ating Cardinal na tayo ay tatayo pagkatapos ng inyong huling pagbabasbas kasama ang mga kaparian para magkaroon po tayo ng memorable picture nitong ating memorable event. This is the first time that we did this, and hopefully it will not be the last, to show our solidarity for the moral choice. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. And may Almighty God bless all of you who are gathered here, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God.